mao ang bahin sa Bible. Paano ang Bible namugna? No? The history of the Bible, or in other words, where did the Bible come from? Kasagaran sa ato mga igsoon, mga Katoliko, no? Ng mga way na hibawaan sa pagtulunan, kay mao maginay nahitabo karon. Gamay ra man gyud ang mga nakahibalo sa pagtulunan, o gamay ra pod ang interesado sa pagtuon sa pagtulunan sa simbahan. So kasagaran, abi nila ang Bible gikan pa sa kaniadtong panahon na anana. No? Abi sila sa sinugdanan sa kasaysayan, ang Biblia na anana. Ug mao ra nay basihan. No? Pero atong usisaon kung unsay kamaturan, no? So, ang Bible, dili na siya libro. Okay? Bible, etymological meaning of Bible is, the Bible, meaning of the Bible, the word Bible, is collection of many books. Okay? So, kung libro lang, di naman tawag Bible. Daghan ng libro, mauna siya Bible. Collection of many books. That is the Bible. It is composed of Old Testament and New Testament. So, gabasa ta tanan ng Bible? Very good, no? So, ingon si St. Jerome, no? A person who is ignorant of the Bible is ignorant of Christ. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ang Old Testament na ay 46 ka mga libro. Okay? O ni, Genesis, Exodus, ipunin mo na, 46 na ako. So kini, muling ito na Pentateuch. Penta means lima, no? Mara siya ang The Book of Laws. Historical books, right? Mga biblical novelas, Tobit, Judith, Esther, wisdom books, Psalm, Proverbs, Sirach, prophetic books, lang mga prophets, Isaiah, kani, na yung mga major prophets at minor prophets. Okay? So, the last Bible na nahimo is by Prophet Malachi. 46 about. Ang New Testament is composed of 27 books. So, ang Gospel, upat ka buo. Matthew, Mark, Luke, John. So, Gospel means the life of Jesus Christ. Huh? The life of Jesus Christ. So, ang sulat niya, matihala mo nga, kumabasa mo Matthew, Mark, Mark, pare-parehos. Ilang ginastorya ang kinabuhi ni Jesus. Huh? Si John, medyo lahi ang iyong style. Huh? Kini, nagsugod sa gamay pa si Jesus. Kini, nagsugod ako sa Jesus. Huh? Lahi. So, muna itawag nga Synoptic Gospels. Si John, lahi ang iyong style. So, Acts. Ang Acts, mauna yung mga kinabuhi sa mga apostoles. Pagkamatay ni Jesus. Ang ilang-ilang mga istorya sila, mga adventure. Sa sila pagdaog-daog, lato sa ilang mga pagwali. Kini, Romans, mga letters ni San Pablo. Mga sinulat ni San Pablo o uban pa, no? Hebreo, wala ka balong kung isa'y nasulatan eh. James, Peter, God. Apocalyptic, meaning mga prophetic na siya murag pagpadayag. Huh? So, all in all, 27 books. New Testament. A total of 73 books in the Bible. 73 kubuok ang Biblia, ang libro sa Biblia. Okay. 73. Ang Biblia sa Kaprotestante, 66. No? So, pilay ko lang. Ha? 7? Oh. Kulang o 7. Oh. So, kung mangutanas lang anong dili parehas ang Biblia sa Katoliko o Protestante, gikuhaan nila. Okay. So, kung ang Protestante pangutanan nimo, mayingon sila, kaning Biblia sa Katoliko gidungagan
No, why is good? Mingan pag itungagan. Was na kabalo, was na kabalo, kadagana wa kabalo, ang Protestante nga libro, gikuhaan. Gikan pa sa sinugdanan, ang libro nga gituktan sa simbahan, nga masuk maapil sa Biblia, 73 yun. Pagkabot sa Protestante King James Version, no? Actually, 1800s pa, itang-tang nila. So, ang mga libro nga wala sa libro sa mga Biblia sa mga Protestante, mga nipito, Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch, 1 Maccabees, 2 Maccabees. Doon makapabasa na ito sa Maccabeo, ang doktrina sa purgatorio, no? Isa niya. No? So, ipang-tang-tang nila, dre, kay na-address lang yung mga doktrina ng musango sa ilang pagtulunan. So, kay di man sila musango man, katok na ako na ito, eh. Okay. Ang unang lima kalibro, ang according to study and research, no, sa mga historians, biblical historian, according sa ilaha, ang lima kaunang kalibro, Genesis, no, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, kining lima is ang gikuan nila nga nagsulatan si Moises. Ilang ginudahan. No? The five scrolls. Pentateuch. Gikan kay Adan, no? Gikan kay Adan ng iba, hantod pag-abot ni Jesus Christ, kabalo mo pila katuig? Estimate ko na ba? Pila katuig ang milabay? Gikan kay Adan, hantod kay iba? Ang estimate nila, wala insakto, ewan man sila, wala may tao na sa panahon ni Adan, no? Wala pamanggay na kayo balo, anak. According sa ilang mga studies, roughly estimate 4,000 to 6,000 years. 4,000 or 6,000 years, di atapit. More or less. Estimate. Okay? So, si Moises, nabuhi siya na nituhaw siya sa kalibutan, si Moises, sa panahon 1,500 years sa wapamataw si Kristo. So, more or less, gikan kay Adan, iba, si Moises, ito tao, mga 4,500 years. No, yan na. So, ikan kay Moises, mayon kay Jesus, 1,500 years ang kalayoon. So, gituuhan nga ang nagsugod og sulat sa Genesis, nining lima ka libro, si Moises, so diha pa nagsugod og sulat. No? So, inyong may tanaw na itabo sa panahon ni Adan, pinakalibo, 4,500 years. Walay sinulat. Nagsulat, nagsugod, si Kwan pa. Si Moises. No? So, giunsa man na nila pagkwan. Bro, tawag ka bro. Alad. Iyon sa mga nila pag-memorize. Ha? Imagine, sila kalibo ka tuwig, hindi pa siya nasulat. Nga nung naibawaan man ni Moises, nga wak man siya sa panahon ni Adan, ang saan na naitawo sa ni Abraham? Anong kabalo man siya, nga pila pa ito ka ginatos o libo ka tuwig ang nilabay? Nga nung naibawaan man ni Moises? Sa iyong tanaw, asa man sila nagsaligana sa mga story, mga story, tradisyon, no? Sa mga songs, narratives, poetry. Memorya lang. Si Lulog, istorya niya sa iyong mga apo, apo, story sa iyong mga anak. Mauna ang mga istorya nga sa una, mauni, si Gideon, mauni sa una, sila ni Abraham, ni Tabo, puro na istorya sa kaliwatan, kaliwatan, kaliwatan. Pag-abot ni Moises, sugod siya sulat. Okay? Walay writing sa una, no? Puro lang oral. Puro lang na pasapasa, pasapasa, storya, storya, storya. Pero ang Ginoo nagprotekta niya na ang mga storya, ang dili malintan. No? Hantod sa pagkabot ni Moises, isulat niya. O ginasulat na nila sa mga clay. Kablo, sabot ko sa clay. No?
yuta nga uga, no? Kita mga kolon, clay na, no? So, yung pangukit nila diha. Tawag na hieroglyphics. Si Moises, kabalo no, adapted siya sa ni Pharaoh, di ba? So, bright to siya. Nakaskwila to siya kumayo, educated. So, siya kabalo siya sa language ng Egyptian. So, educated siya, so kabalo siya musulat. Moses was educated in all the learning of Egyptians, no? So familiar siya sa writing system sa unang panahon. So the earliest writing of the Bible, sa mauna yung Genesis, was believed to have been written 1400 BC, before Christ. Okay? O, gikan sa Genesis, tayongon dito sa Book of Malachi, unsa ka layo na siya? Roughly 1,000 years. Ah, para makasulat. Sa 1,000 katuig. Dugaya na mga itang 5 katuig. Dugaya na mga itang 100 years. Usa 1,000 katuig ang kalayoon. Hantod sa katapusang libro. Wala kay. So, meaning, wapakaabot si Jesus roughly 500 years BC na nasulat na ang Malakay. Natipon na ba? Wa pa natipon. Huh? 450 BC. O ang katapusan ng libro nga nasulat sa New Testament, kabalo mo kinsa ang katapusan ng sulat? Si Saint John. No? Katapusan. Okay. Matagdaan ninyo kung unsay language sa mga Israelites sa una? Unsay ilang language gani? Tumulo mo? Hebrew. No? Hebrew. Pero, ang una nga Bible nga namugna, ha? Kabulo ba mo ang unang Bible nga namugna? Kasi na yung Bible yan. Okay. Wala yung Bible. Bintan pa lang akong dala. Ha? Ang unang Bible nga namugna, old ug new, ang unang yun nga nakumplito gina siya, that is 380 years after the death of Jesus Christ. Ha? Kanang libro nga nakumpile, ang usa ka libro nga naunang yun nga nakumpile, 380 BC. O, ang iyahang lingwahe, kabalo mo sa lingwahe na? Ha? Hebreo? O, dili. O, sa iyahang lingwahe? Greek. Greek. Pati nga alam mo, anong Greek man, ang Hebreo man ng mga Israelites? Okay, istoryahan na mo, ano? Ang tawag aning language nga Greek, language sa Bible nga Greek, itawag na siya of Septuagint. Okay? So, kung gusto nyo mga hambog niya sa balay, pagkabot nyo lang yun na kabaloma mo, Septuagint. Septuagint, ang version, ang language sa unang Bible. Ganong dili man Hebreo? Ganong nag-Greek man itaon? Nga Hebreo man sila? Okay. 581 years, sa wapan na tao si Jesus, ang Israel, gikongkir. Sabot mo si kongkir? Gisakop sa mga Babilonya. Naluto sila ng building. Ano man? Silot po sa Ginoon nila kay mga kahigulo mga hari, mga immoral. So, gituktan sila ng isakupon sila sa mga nakalailahan. Babylonian, i-capture ang Israel. Ang tanang Israel ay nung gidala dito sa Babylon. Pag humanapod, 537 BC, ang Persia na po ang nidaom. Pildi na po itong Babylonia. Isakop na po ito sa Persians. O, ang Persians, ang ilahang kining kwan, ang ilahang language, lahi. So, ang mga Israelinhon nga nadakpan dito sa idala sa Babilonya, gihakot na po't pabalik sa Israel. No? Uning, o, ang ilahang language, imbis ng Hebreo, nahimo ng Aramaic.
Aramaic, mix lang na, siya, mix na siya sa Hebreo o Persians, no? Mix na. Aramaic mo lang si Jesus, Aramaic, no? Tapos, naabot na po 100 BC, niabot na po si Alexander the Great, Grigo. Napil din na po niya ang Persian. So, sila na ang naghari na po, no? 100 BC. Paguman, ang sentro sa mga edukado ng mga tao dito sa Alexandria. Karon ang Alexandria, Egypt na siya. Sa una ang tawag Alexandria. So ang mga tao ng mga nakahibalo og Hebreo, kato na lang ang mga Pariseo, kato mga highly educated mga scribes. Pero ang mga common tao dili na ang ilang sinultian Hebreo. Ang sinultian nila wala ng Aramaic. O tungod kay nasakop naman po sa Grego, nahimo na pong Greek ang mga tao, no? So ang wala na mo nang gi-translate nila ang Old Testament from Hebreo, according to them 70 ka book scholars og ila kini gi-translate in 70, if I'm not mistaken, 70 days or 70 years, no? So 70 Septuagint mo nang itawag. So ang Hebreo nga scripture gi-translate into Greek. Nga naman, tungod kay mga common tao, dili nakasabot kayo o Hebreo. Kasagaran, Greek na. Okay? Pag-abot, 50 AD, naabot na po ng mga Romans. Pildi na po ng Grego. Ang mga Roman soldiers na po yung nagsakop. So, kung napag-abot ni Jesus, ang nagsakop sa Israel is mga Romans. Pero ang Romans, wala nila hilante ang pinulungan sa mga tao. Wala nila ipugos nga ang Grego ang tangon. Muna nga nagpabili nga si Trojan. Santa na gamay? Anong nahimo ng Grego? No? So kabantay mo, daghan ang nagalutos, nagkasakop sa Israel. Gitugtan na sa Ginoo tungkol sa ilang paggahigulo. No? Simba sila ang mga Diyos-Diyos, ang ilang mga hari, para sa Herodes, no? Mga gahigulo na. Okay. Sa panahon ni Jesus, no? Sa panahon ni Jesus, pagkamatay niya, ang una nga nagidudahan nga nagsulat si Mateo, no? Gidudahan. Pero gikan sa pagkamatay ni Jesus, it took around 20 years after. 20 katuig pa ang milabay gikan pagkamatay ni Jesus, na naing usa sa mga itutunan, ipunit o sulat para mo sugod o sulat. Gikan sa pagkamatay ni Kristo, 20 katuig na puros na nasulti. Ang pagtulunan ni Jesus, gipasapasa, pinaagi sa baba. Walay sinulat. According to history, 20 years pa diha nang sugod. Okay? Daghan kayo mga nag-circular ng mga sinulat. So, ano yung mga manuscripts, no? Sa una, wala yung papel. Dili na siya papel, no? Mga vellum na siya. Gara ng uban, mga panit sa karniro. Uban na kalay-lahay, mga papiros. Sa una, na ay mga kwan, no? Gospel of Mark, napakay makita sa unang panahon, Gospel of Judas, Proto-Evangelium of James, Acts of the Apostles, man ito, napay Acts of Pilate sa una, Acts of the Apostles, and many more. Daghang mga sinulat nga nagsuroy-suroy nga niingon, sinulat sa gitutunan ni Jesus. Daghan, ginatos, maglibog ka kung unsay tinuod. Abi nato pagsulat na gihanay ginaso sa katawo lang. No. Naglibog pang utok sa mga obispo sa unang panahon. No? Napay mga ginatos ka mga epistle ni Paul, no?
Corinthians, napay epistle to Sinica, the younger, Irenaeus, epistle to the Romans, and so on and so forth. Meaning, sa apocalyptic, napay the apocalypse of Peter. Napay apocalypse of John, apocalypse of Stephen. Example na sa mga pirti, mga daghan, mga sinulat, nga nagsuroy-suroy sa unang panahon. O kini, gikan sa mga uban ani Gnosticos. Mura ni kulto sa unang panahon nga gusto gubuon ang pagtuo sa mga Kristiyano sa una. Nani sila kwan, kining Gnostic, may pagka-Kristiyano po sila paminahon. Pero mixklada. Ang ilang tinuhan nga that a person could be saved was to know a secret knowledge of God that they alone have. So magsulat ni sila. Tapos ila na yung forgery ba? Ilang murag insulting ang gikan sa tinunan ni Jesus para makailad. No? So i-circulate nila. So Gnosticism is a combination of Platonic philosophy and Egyptian mythology. You can find salvation in examination of occult symbols. So secret knowledge. Hantod ka rin na pa yung mga, kaya mga New Age. New Age ng mga pagtulunan. No? Kanang mga sobrahan ng mga positive thinking, mixed na na sila yung tinge of pag-Gnostic. Huh? Okay. Catholic. Kano sa ang unang pulong na Catholic gigamit? Giga na ni St. Ignatius of Antioch, 107 AD. Ngayon si St. Nabasahan niya sa iyang sulat, no? Ngayon siya, where the bishop appears, there let the people be. Just as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So, may nga ng mga Protestante, imbinto lang muna ng Catholic ni Emperor Constantine, 325. No, wala sa kabalo, 107 pa lang, gigamit na. Or, wata kabalo, wapay 107, gigamit na. Kay gigamit ni Ignatius of Antioch as if murag common knowledge na nga nasabtala sa kadaghanan. Ganong nigamit pa ng pulong ng Katolik? Tungod sa tuyo nga para malahi mahibawaan kung kinsay tinuod nga sumulunod sa mga pagtulunan sa mga apostolis. Kay daghang mga Gnosticos nga moingon sila Christian sila. Pero di ay, di sila mapatuho sa mga pagtulunan sa mga apostolis. Ilang simbugan o lahing ang mga pagtulunan. So para mahibawaan ka nga ikaw sumulunod sa pagtulunan sa mga apostolis, moingon ka, I am a Catholic. Ang Katoliko o Christian sa una, synonymous. Tungod kay tanang Katoliko o Kristiyano. No? So, ang uban, may ngunan sila, Christian sila, pero questionable. Kay naay naka-infiltrate ng mga Gnostics. Muna nga nigamit o pulong ng Katolik, universal, meaning pagtulunan universal o salang. Pagtulunan sa mga apostolis. Kay naay mga mini nga nagpaka-Kristiyano. Okay. Sa early writings. So sa unang panahon, kasabtangan nga ginahimo ang nagasulat ang mga gitutunan sa mga pagtulunan, mga bang letters, ginalutos o ginapatay, ginahanting sila. Maglisod sila o meeting. Tago-tago. No? Kusod kayo. Maglisod sila o meeting ang mga obispo kung unsa nga mga libro ang pwedeng i-appeal nga mahimong Bible. Lisod sila. Eh, sige mo. Karon sayo na kayo. Kita lang ta dito sa kwan. Sa guts. Meeting na yun. Text. Una, one night text. Hatingon ba ka? Hatingon ba ka? So, nadugay yan. Nadugay, no? Pero, ang simbahan kanihan to, wapay sinulat, wapay makumpay, wala patanan, buhi na kayo. Kasigyan na sila, obdawat, obsantos, ng Eucharistia, kasigyan na sila pamunyan, kasigyan na sila kasal, kasigyan na sila hanag ng sakramento. Simbahan, nagbuhi na, naglihok, nakailap na, nagana kayo ng martir. No? So, mulang dili na tinuod nga ang simbahan gikan sa Biblia. Bali, klaro kayo, ang Biblia nagikan
sa simbahan. Produkto gini siya. So, kung sa kuan pa, ang Biblia, mone siya ang life story sa simbahan. Ha? Life story sa simbahan. Moral ni siya, diary. Kung sa kuan pa, diary sa simbahan ang Biblia. As early as 160 AD, ingon si Saint Irenaeus, bishop ni siya, katoliko, obispo, no? Munang di ka makapangangkol niya ang protestante naghimo sa Bible kay Bishop of Lyons, 160, as early as 160, ningon siya nga, siya ang nideklara na upat lang yun dapat ang gospel. Matthew, Mark, Luke, John. O ka na, dituuhan. No? O diya na nakakuha. So, sa diyang puntuha, upat lang yun ang gitahon nga mahimong gospel. Matthew, Mark, Luke, John. 160 AD ka na ang gideklara. Na yung mga fake o na yung mga tinuod ng mga sinulat ni San Pablo, ang uban konflikto na nagdinagbangi, kinsa ang nagdesisyon, kinsa ay nag-usisa, nagbasa, tagsa-tagsa, kung unsay piki o dili, ang mga obispo ang nagdesisyon na yung mga heretical canon. No? So, unsa may ilang kriteriya para ang usang sinulat pwedeng ma-appeal sa Biblia. Dapat na ma-prove nila na kini sinulat sa apostol sa apostoles or sa estudyante or suod sa apostoles. Okay? Kabalo ba mo nga si Matthew dili apostoles? No? Estudyante sa apostoles. So, o kini nga mga balasahon kanunay bang kini ginagamit sa Santos ng Misa? Sa mga simbahan sa palibot. Kung kanunay ginagamit, usapon na. O, kini angayan ba gamiton? Nagresulti ba siya sa kapaturan? So, kung naana, pwede. So, during sa second century, meaning 100 plus AD, ang naay ginatawag nga canon, moratorian canon, gitugutan ang Lucas, gitugutan ang Acts, gitugutan ang Gospel of John. So, inahinay na siya ang ibang tugutan. No? Next is, naapay Hermas the Shepherd, ginagamit sa una, sikat na ang mga balasahon. Ang abi nila, pwedeng gamiton ng Biblia. Naapa sa una, Didache. Ito naman ang pulong Didache. No? Teaching of the 12 Apostles. Na diha ang mga pagtulunan sa mga sakramento, sa pagkasal, mga bahin sa aborsyon, sa mga kontrasepsyon. Na diha. Napay. So, appeal pa na sa una. No? I-appeal lang Didache, appeal na sa una ang Hermas. Ha? Sa ilahang lista na pwede i-appeal sa Bible. Third century, ay na po. Itugtan ang Hebrew, James, 2 Peter, 1 Third John of Revelation. Pagka 4th century canon, si St. Eusebius, Bishop of Vercelli, ni decision, dawaton ang Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Pauline, Hebrew, 1 John, 1 Peter. Disputed, meaning, gaduha-duha pa. Gaduha-duha at pa ni ang James, Jude, 2 Peter, 1 John, 3 John, Apocalypse of John. Rejected, dili ipa-appel. Wala nagpasabot nga dautan eh, dili dautan. Dili lang i-appelon, meaning, dili ang ayan nga i-appel sa Biblia kay basing taas na kaayo or dili siya bagay. Acts of Paul, the Shepherd of Hermas, Apocalypse, Didache, Epistles of Barnabas. Mga tinuod ni, dili ni mini, pero wala lang i-appel tungod kay mutaas ng Bible o dili bagay, something like that. Ilang i-desisyon. Ang gikundinar, nga dili yun pwede, tungod kay binuhat sa mga mini, Gospel of Peter, Gospel of Damas, Acts of Andrew, Acts of John, o other gospel writings. So, daghan nga yung isang pag-deliberate sa una, ha? Dili nga na nga, hanay nga na ano tanan. So, gospel, so, kanay tanan. Pauline Epistles. O pag-abot sa 382 AD, the Council of Rome, nagpatawag ko Council, of Rome. Under the Bishop of Rome, Pope Damasus.
ang council finally decide that there are ang book sa Septuagint of the Old Testament of those 27 New Testament books. So, mao na siya. 382 ang final na yun na di na mausap maunin mga libro. Kinsay nagpautok na paugat na patulog luha, patulog dugo, simbahang katoliko. Muna di sila musulti na kita mini kay sila higor na sila misakay sa uso. Ang Biblia sa una sinulat word for word. Ha? Huh? Pero sa ang unang printing press na himo. Mayon sila. Kamantay mo mo iyon ang ubat. Kung dili ka makabasa og Bible, di ka maluwas. So dili na mo ipagtulunan ang simbahan. We are encouraged to read the Bible. But dili na tinuod nga ang Bible ang simbahan nagikan sa Bible. Kaya ano? Kaya kato ko sa una, wakay Bible, oi, kaya ta. Kato mga tao, kabasa. Ang Bible sa una, maihap lang ang kamot. Nga naman, para ang usa ka Bible, mahimong duha ka Bible, sulato na o tinuig. Sulato na ni mo siya word for word. Usa ka Bible, pila ka karniro apat yun? 200. Karniro. Tapos, ang presyo sa Bible, kung yung muna sa gasto, sa karakaroon, $200,000. Kung ikubalit na sa unang panahon. Mungkin sila, nga ang Bible ko sa una, gikadinahan. Dili ipabasa, kinadinahan. Tinoon na, gikadinahan. Nga naman, ay kumawala na kung saan naman gamitin sa misa. Kaya ang Bible sa una, usalang kabuok, sa tibuok, dako kahit lugar. Ha? Nga word for word, walay printing press. Pero sa nahimog na ang printing press, 1,450 years gikan kay Kristo. Di ba? Ha? So, sa tibuok kalibutan, siguro na may sikag 20 lang po Biblia o pila lang kay word for word na inikuan. So, di ba si Johann Gutenberg. Si Johann Gutenberg, usa ka German, usa ka katoliko. Ha? Yung mga Johann pagkita sila nga sila yung nag-invento sa pag- ang naghimo sa printing press, kamula mo sa printing press ako na, pati ka-high-tech. Ano yung? High-tech, ayaw na, printing press. Isa-isa, mano-mano. No? So, kamula ka mo sa unang libro i-print sa printing press, ang Bible. Ano siya, ang first, na may mga black-bulak drawing, ilang parang. So, there you are. Wala na siya, nagikan sa langit, ni ambak ng apod-apod si Jesus. It is made by men with the inspiration and the guidance of the Holy Spirit. So, ano siya ang mga original. So, after pila ka years, Grego man eh, nausab ang pangapinulungan sa mga tao. Kay Romans na. Ano siya pinulungan sa mga Roman? Latin. So, ang pinulungan sa mga Roman hon, sa mga tao sa una, nahimo ng Latin. Munang iyahang common language, common meanings vulgar, vulgata. No? So, munang Latin, vulgata. Common language sila is Latin. Munang isugo na po si St. Jerome nga i-translate ang Latin, ang Grego, nga to sa Latin. So, munang nang nahimo na siya Latin, Vulgate, ang translation. No? St. Jerome. Juan, init ulo ko nalang si St. Jerome, no? Nautanas si Agustin niya bahayon sa chapter ng na niya na, sa mga, paano ka na obispo, di ka kabalos Bible? Init ulo, kay sigil na siya sa translate siguro, no? 29 years niya nang i-translate daw. No? So, ano naman siya bagul? Subangan. Si St. Francis na po'y bagul. Subangan. Pagpahanong-dong niya na ikaw, inintay ang pwede mamatay. Kung pupakabutan, dudong. Mga ilahang, mga tawag lang, memento mori. Base kung ma, makuwapot mong bagol diyan, makuwapot mo dito sa minteryo, ayaw. So, ang irason sa mga protestante, gamito ang paborito nila na eh. No? 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 7.
Kung yung slag, Bible lang yun. Bible alone. Because, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, reproof, and coercion, and correction, and for training righteousness. So, all is profitable. Kung sa may tuwag na ito mga isoon, tinood, ang Biblia, makatabang, meaning profitable. Sa pagtudlo, sa pag-reproof, sa pag-training, sa pagkabalaan, sa pagkabatarong. Pero, wala nagsulti ang Biblia nga ego na siya. Siya lamang. Naingon lang siya, makatabang, pero wala siya naingon nga Biblia lang yun, kasulatan lang yun. Ha? Mabasa na ito sa John chapter 1, verse 25. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have the room for the books that would be written. Daga kayo mga binuhat si Jesus ng mga gisulti, gipangbuhat, gawa, masulat. Meaning, wala tanan na sulat sa Bible. So, mulang sayop na mo yung kag, kung saan na pagtulong ng news katabi ko, asa mabasa sa Bible. O sayop, diha, kana pagsulti pa ng asa mabasa, asa mabasa. Kung di mabasa, di kumutuo, kana palang sayop na. Tungkol kay daghan ni pangtudlo si Jesus, nawa masulat sa Bible. Asa man na nabutang? Sa sagrado na pagtulunan, sagradong tradisyon sa simbahan. Tapos may undayon ang protestante. Ah, tradisyon. Ikundinar na sa ginoong tradisyon. Mark chapter 7 verse 8. You have let go of the commands of God and are holding on to human tradition. So, bawal ang tradisyon. Ngayon sila. Pero unsa may gisulti. Tatalan mga tradisyon gibawal sa Ginoo? Dili. Ang gibawal sa Ginoo, human tradisyon. Kani mga pakapin sa mga Parisiyo ba? Nagpungnauna silang ilahang mga pagtulunan nga dili subay sa pagtulunan nila ni Moises. Nagpadugang-dugang. Human, tawhano na. Pero, naingon ang Ginoo, He who hears you, hears me. Kung isa'y naminaw ninyo, naminaw sa pinako. Meaning, kung isa'y maminaw sa simbahan, naminaw pa sa ng Jesus. Kung inyo isalikway ang simbahan, inyo sabi isalikway si Jesus. Okay. 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Naingon si San Pablo. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the traditions, meaning tradition teachings, that we passed on to you, whether by word or of mouth or by letter. So kung tinuod pangatanan ng tradisyon yung bawal, ano si San Pablo musulti nga, kupti ninyo og maayo ang mga tradisyon nga among ipasa ka ninyo. Hindi, mini si San Pablo kung manutulong siya, iyang isungag si Kristo. Meaning, dili tradisyon ng tradisyon ang idili. Ang tradisyon sa tao, ang pinahan sa mga Parisiyo. Okay. 1 Corinthians chapter 11, verse 2. Ingat. Iday ko ka mo, kainyong nahinunduman ko sa tanan, o inyong gihuptan ang mga tradisyon na akong ipasa ka ninyo. Tradisyon na po. No? So, kung saan yung tradisyon? Paunay ang mga pagtulunan ni Jesus nga gitudlo nila by memory. Sa baba. Wala pa'y bisag-usa kasinulat sa Biblia. Ang Biblia na kumplito, dugayan mga itag 50 na tuig, dugayan mga itag 100 years, 382 years, wala'y bagdol. Ha? Nagsalig lang sila sa mga utok, memorya sa mga obispong apostolis, mga obispong pagtulunan. Na kumuhingon silang sinulat, dili, kumuto o kumula sa sinulat, walay sinulat, bisag-usa, ganito haw. Gilalisan pa na kung unsay maapil. So, faith comes from what is heard. Matungog. What is heard comes from the preaching. Dili kay by reading, by writing. No? The church would always be the living teacher. Oh? So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us. Either o nang ang mga protestante, balik-balik ko nila ng human tradition, pero dili na lang ni basihon, basahon, hadlok sila na eh.
ay makita ang kamaturan. So, kung nungunta na, unsay tinubdan sa kamaturan, Bible or ang simbahan? Money. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Don't forget this. Ingon si San Pablo, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church, no? The church of the living God, the pillar and the foundation of truth. Wa kay nakita diha, the scripture is the foundation and the pillar of truth. Gisulti diha ang haligi sa kamaturan o pundasyon sa kamaturan, ang simbahan, the living God. So, divine tradition ang next. So, di ano sa tatama, no? Kasi, time na ta. Alam ko yun. So, mauna yung mga tao, nung nakalbo na yung tao na sa sinulat sa Bible, mga tawagan na yung mga mungho, nasa sa ilawang sa ministeryo. Tagsa-tagsa na sila kalamisa. Ang tawagan sa ila, scriptorians. Kita itong ngit-ngit kaya ganiya. Moro yung trabaho nila, di buk adlaw. Mga upaw na lang, no? Padayon na ito yung sunod simana. So, yung didaki, oh, the teaching of the 12 apostles, a first century work of instructions for Christians, detailing, dirigiditali, ang sacraments, sa baptism, Eucharist, and confession. First century na lang ang pagtulunan. It also contained the summary of moral living, condemning abortion. Huh? So, church fathers, okay. So, we have 5 minutes.